Ay, hindi ako papayag. 20 na nga yung isa tapos tatawaran mo pa. Masungit na nakatingin si Melissa sa lalaking bumibili sa kanya ng kakanin. Sa probinsya ni Melissa ay hindi pwedeng maging mahina. Kung magiging bobo ka ay malamang mauunahan ka. Sige na nga, kunin ko na yung tatlo. Napakamot ng ulo ang lalaki. 15 nga lang dapat dahil maliit. Aba, ikaw na lang ang gumawa. Tingnan natin kung may bumili sa'yo ng kakanin. Ewan ko sa'yo, Melissa. Kunin ko na yung tatlo at huwag ka nang maingay. Inabot ni Melissa ang kakanin. At huwag ka na rin magpapakita sa'kin kahit kailan ba, Dom. Umirap si Melissa at naglingpit ng tinda niya. Maganda ang buhay ni Melissa sa probinsya at tanging kasama niya lang ay ang kanyang nanay. Nagtitinda sila ni Melissa ng kakanin at kung ano-ano para lang mabuhay silang dalawa. Paano kasi ang tatay ni Melissa ay sumakabilang bahay na at lasinggero. Hindi naman nakakatulong kina Melissa. Maging ang nanay ni Melissa ay kumakayod para sa kanilang dalawa. Nay, nandito na po ako. Sigaw ni Melissa habang dala ang maliit na lamesa at isang upuan. Naubos ba ang paninda natin? Lalo na ang suman. Naglalakad papunta sa kanya ang nanay ni Melissa. Opo, Nay. Ngumiti si Melissa. Nga pala, Nay. Si Aling Perla. Gusto umorder ng suman. 5 raw. Puro chocolate raw. Sige, gagawin ko yan mamaya. Pumunta si Melissa sa maliit na kwarto para sa kanilang dalawa ng kanyang nanay. Bumuntong hininga si Melissa at inunat ang mga braso at paa. Habang nag-uunat ay biglang tumunog ang keypad na cellphone ni Melissa. Hello? Si Melissa ba to? Mahinaho na tanong ng tao sa kabilang linya. Opo, sino po to? Ako nga pala si Don Gardo Morgan. Nasabi sa akin ni Fernando na may apusang babae na nasa probinsya. Lolo ko po yan. Matagal na pong patay ang lolo ko. Ano pong kailangan niyo sa akin? Kinakabahan si Melissa sa hindi malaman na dahilan. Pwede ka bang pumunta dito sa Maynila? Ibibigay ko na lamang ang address nang sa ganun ay makilala rin kita. Marami tayong dapat pag-usapan. Mapagkakatiwalaan po ba kayo? Naku, marami na ring scammer kaya mas mabuting nakakasiguro po ako. Tumawa ang nasa kabilang linya. Oo naman. Hindi nabanggit ni Melay ang pangalan ko, tama ba? Hayaan mong ako ang magpakilala sa'yo. Hihintayin kita dito sa mansyon. Magsasalita pa sana si Melissa nang ibaba ang tawag. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at naabutan na Melissa ang nanay niya na nagluluto. Nay! Tumawag sa akin ng kaibigan ni Lolo na si Gardo raw. Oh? Gulat na napatingin si Melay kay Melissa. Ano raw ang sabi? Natigil sa pagluluto dahil sa sinabi ng anak. Pinapapunta ka ba ng Maynila? Oo, Nay. Gusto niya raw ako makausap at may sasabihin. Dapat po ba akong pumunta? Natatakot po ako eh. Pumunta ka na. Mapagkakatiwalaan si Sir Gardo. Kaibigan siya ng lolo mo at baka importante ang sasabihin. Binigay ni Melay ang malaking alkansa. Heto, gamitin mo papunta sa Maynila. Nagtataka man si Melissa sa mga ikinikilos ng kanyang ina ay agad siyang sumunod. Mabilis na nag-impake ng damit si Melissa at agad na nagbihis ng magandang damit. Nay, aalis na po ako. Mag-ingat ka. Hindi niyo po ba ako pipigilan? Pinamimigay niyo na ba ako? Aray, napahawak si Melissa sa braso nang lumipad ang sandok sa kanya. Gusto ko lang mamasyal ka sa Maynila. Sige na, habang maaga pa. Umirap si Melay kay Melissa. Bago pa magbagong isip ko at pagtindahin kita buong magdamag. Ay oo nga no. Sige po, aalis na lang po ako. Bumisi si Melissa at binuhat ang malaki niyang maleta. Pinaglumaan pa yon ng pinsan niyang babae. Lumabas si Melissa sa kanilang bahay. At lahat ng tao ay nakatingin kay Melissa. Maging ang mga kaaway niya na matanda dahil sinasabi nito na magbubuntis na raw siya. Umirap si Melissa sa mga tao na kaaway niya bago sumakay sa tricycle. Sasakayan tayo, Mang Pedro. Papuntang Maynila, ha? Sino naman ang pupuntahan mo sa Maynila? Gumisi si Melissa at mayabang na hinawi ang buhok. Ang mayaman kong boyfriend. Biglang malakas na promeno ang tricycle kaya naman tumama ang mukha ni Melissa sa bag. Aray ko naman, Mang Pedro!
Pasensya na, at ako'y nagulat lang. Tumawa si Pedro. Sa ganda mong yan, sinong papatol sa'yo? Wow ah, parang sinasabi mong pangit ako, Ma'am Pedro. Grabe ka naman, sumimangot si Melissa. Dito na nga ako. Sumakay si Melissa sa bus. Dala-dala niya ang mga gamit at siksikan sa bus. Kaya naman walang nagawa si Melissa kung hindi ang banggain ng mga tao. Wala siyang pakialam kung may mabangga siya. Hay, sa wakas, nakaupo na ako. Ngiti-ngiti si Melissa. Grabe, ang sikit naman dito. Pero in fairness, malamig ah. Sinong kausap mo, miss? Napatingin naman si Melissa sa lalaking katabi at nagtataka na nakatingin sa kanya. Sarili ko. Gumiwi si Melissa. Mind your business ka dyan, kuya. Mind your own business yun, miss. Gumiwi ulit si Melissa. Wala ka nang pakialam kung may own or wala. Dyan ka na nga at kausapin mong sarili mo. Ilang oras ang naging biyahe ni Melissa papunta sa Manila. Kain-kain ng suman ay namangha siya sa iba't ibang building sa paligid. Nasa Manila na nga si Melissa dahil nakikita na niya ang mga wires at malalaking building. Ito na po ba yung Manila? Oo, miss. Malaki ang Manila. Pwede na po ba akong bumaba kung ganun? Oo, dyan sa tabi. Mabilis ngang bumaba si Melissa at namangha pa siya, lalo na sa mga mall at iba pang building. Tinitigan ni Melissa ang papel na hawak niya, ang address ni Don Gardo. Nagtanong-tanong si Melissa sa mga tao at isa lang ang sinasabi nila, taxi ang sasakyan niya. Mabilis na sumakay si Melissa sa taxi at agad na tumingin sa bintana. Saan tayo, miss? Ah, dito po sa address na to. Tinuro na Melissa ang papel. Malayo po ba dito ang bahay na to? Medyo malayo. Mahal rin ang singil ko kapag dyan ang address. Okay lang ba sa'yo? Tumango si Melissa. Okay lang po. Hindi ko kasi alam ang pasikot-sikot dito. Sige. Mabilis na umandar ang taxi. At ang tanging ginawa lang ni Melissa ay tumunganga sa bintana. Kitang-kita ang mga nagtitinda sa bangketa at ang iba naman ay nakasuot ng magagandang damit. Napangiti si Melissa dahil unang araw niya dito sa Manila. Nandito na tayo. Salamat po. Inabot ni Melissa ang 500 pesos. Okay na po ba yan? Oo, okay na to. Tumango ang driver. Lakarin mo na lang ang malaking subdivision dyan. Iisa lang naman ang may-ari niyan. Sa dulo nun may malaking mansion sa tapat ng playground. Tumango si Melissa at agad na bumaba sa taxi. Dala-dala ang kanyang gamit, mabilis siyang naglalakad papunta sa bahay ni Sir Gardo, kaibigan ng kanyang lolo. Napanganga si Melissa sa laki ng mansyon ng kaibigan ng kanyang lolo. Walang matandaan si Melissa na may kaibigan na mayaman ng kanilang pamilya. Sino po sila? Bumungad na tanong ng kasambahay na nakasuot ng kulay asul na damit. Ako po si Melissa. Pinapunta po ako dito ni Don Gardo. Ngumiti si Melissa. Ah, pasok po kayo. Pumasok si Melissa sa malaking gate at napanganga na naman sa ganda ng garden. Napatingin si Melissa sa gilid at nakita ang malaking garage na may iba't ibang kotse. Nasa library pa po si Don Gardo. Kanina niya pa kayo hinihintay. Talaga po? Pumasok si Melissa sa loob at namangha sa ganda ng kulay at gamit. Saan po yung library niyo? Sumunod na lang po kayo sa akin, ma'am. Tumango si Melissa at agad na sumunod sa kasambahay. Umakyat sila sa itaas at hindi mapigilan ni Melissa na tingnan ang bawat paintings, kwarto at mga furniture sa bawat gilid. Dito na po tayo, ma'am. Salamat. Napalunok si Melissa. Hindi po ba nakakatakot si Sir Gardo? Hindi naman po. Mabait po si Sir Gardo. Umiti ang kasambahay. Tumango si Melissa at dahan-dahan na kumatok bago pumasok. Malawak rin ang library, ngunit bumungad kay Melissa ang isang lamesa. Nandoon si Don Gardo na nagbabasa. Magandang tanghali po. Iha! Binaba ni Don Gardo ang newspaper at ngumiti. Kanina pa talaga kita hinihintay. Itinuro ni Don Gardo ang upuan sa tapat niya. Maupo ka muna. Alam kong mahaba ang naging biyahe mo papunta dito. Kumain ka na ba? Hindi pa po pero busog pa po ako. Naging magaan ang pakiramdam ni Melissa. Hindi po ako makapaniwala na may kaibigan si Lolo na mayaman. Wala pong nakwento sa akin ang lolo ko.
Maaga kasi siyang pumanaw kaya siguro ay hindi na niya nakwento. Ang alam ko, nakita na tayo. Matagal na yun. At sigurado kung hindi mo na naaalala yun. Tumango si Melissa at napatingin sa pinto nang pumasok ang kasambahay. Dala ang juice at isang tinapay. Kinuha kaagad ni Melissa ang juice at uminom. Ano nga po pala yung pag-uusapan natin? Natigilan si Melissa na makitang nakangiti si Don Gardo. Ay pasensya na po, nauuhaw na talaga ako. Ayos lang. Napailing si Don Gardo at marahan na tumayo. Matagal na tong letter na nakatago sa akin. Binigay ito sa akin ng lolo mo para ipagbigay alam sa'yo kung sakaling makita kita na may kailangan kang gawin. Binigay ni Don Gardo ang isang letter kasabay ang picture ni Melissa at Fernando na nakangiti. Nangilid agad ang luha ng mga mata ni Melissa nang mahawakan ang retrato ng lolo niya. Ang lolo ko. Nanginig ang boses ni Melissa at pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Miss ko na po yung lolo ko. Kahit ako, miss ko na rin yung kaibigan ko. Gumisi si Don Gardo at nilapag ang letrato. Ito nga pala ang letter na pinabibigay sa'yo. Napatingin doon si Melissa at mabilis niyang kinuha at binasa. Habang nagbabasa ay natigilan siya nang mabasa ang pag-aasawa sa anak ng kaibigan kong si Gardo. Ang negosyo natin na iniwan ko para sa'yo ay kailangan mong alagaan. Yan lamang ang alaala ko sa lolo mo. Napagkasunduan namin na... Nag-aalangan pa si Don Gardo. Ang apo ko rin kasi ang nagsabi nito na gusto niyang ikasal sa'yo balang araw. Po? Napalakas ang boses ni Melissa. Umatras ang mga luha sa mga mata niya. Sino pong apo niyo? Natigilan sila Don Gardo at Melissa nang may pumasok sa library. Lolo, isang malamig ngunit baritono na boses ang narinig nilang dalawa. Apo! Gumiti si Don Gardo. I'm glad you're home. Napatingin doon si Melissa at para siyang bato habang nakatitig sa binata. Gwapo ito, matangkad, may mga tsokolating mga mata na nang-aakit. Matangos ang ilong at higit sa lahat, nasobrahan sa pulang mga labi. Who are you? Galit pa na tanong nito sa kanya. Melissa, ikaw? Nahihiya na tanong ni Melissa. Bakit gusto mong malaman? Nakataas ang kilay na sagot ng binata. Keith, nagbabanta ang boses ni Don Gardo. Respect your wife. Wife? Pagak na tumawa si Keith. Sana ba yun? Itong probinsana bang tinutukoy mo, lolo? Nakagat ni Melissa ang labi at napayuko. Aaminin niyang mahina siya sa pakikipag-away kapag hindi niya lugar. Pero sobra naman ata ang sinabi ni Keith. Ano ngayon kung probinsana ako? Hindi napigilan ni Melissa. At ito po ba yung sinasabi ni Lolo sa letter na magiging asawa ko? What? Nakakunot ang noo ni Keith. Ayoko pong maging asawang lalaking to. Nabukod sa masamang ugali, matabil rin ang bibig. Nakasimangot na tumingin si Melissa kay Keith. Kwapo sana, pero umaalingasaw ang pagiging walang respeto sa bibig. Napailing si Don Gardo. Naaalala niya lang na laging nag-aaway si Keith at Melissa nung mga bata pa sila. Tumikim si Don Gardo kaya napatingin si Melissa. Napagkasunduan na namin ng lolo ni Melissa na magiging asawa kayo sa lalong madaling panahon. Nilapag ni Don Gardo ang kasunduan na may pirma nilang dalawa ni Don Fernando. Ngayong nandito na kayo sa harap ko mismo, pipirmahan niyo yan. At wala kayong magagawa kundi ang magsama sa iisang bubong dito sa pamamahay ko. Lolo, I have a girlfriend! Hindi napigilan ni Keith. Alam mo yan, mahal ko ang girlfriend ko, okay? Hindi, just sign. Napatingin si Melissa kay Keith at nakaramdam naman siya ng awa. Sa anong magagawa nilang dalawa? Gusto lang ni Melissa na tuparin ang pangako ng kanyang lolo. Dahan-dahan na kinuha ni Melissa ang ballpen at agad na pumirma. Talagang pinirmahan mo? Galit na singhal ni Keith. Ginulo nito ang tsokolate na buhok. Tutuparin ko ang pangako ni Lolo. Hindi ko problema kung may girlfriend ka dahil hindi ako mangingialam. Seryosong seryoso si Melissa. Lumabas si Melissa ng library habang dala ang picture ng kanyang lolo. Huminga si Melissa ng malalim at agad na nagstay sa labas. Hanggang sa makarinig siya ng malakas na pagdabog ng pinto at isang malakas na hila sa braso.
Ano bang gusto mo't nandito ka? Galit na bungad ni Keith. Nasasaktan ako. Inawi ni Melissa ang braso niya mula kay Keith. Sinabi ko na, diba? Gusto ko lang to pa rin ang pangako ng lolo ko sa lolo mo. Kung ayaw mo, wala naman ako magagawa. Talagang ayaw ko. Nagtatagis ang panga ni Keith. Kung gusto mo ng pera, fine, bibigyan kita ng pera para lang lumayas ka sa bahay na to. Nilabas ni Keith ang wallet niya at nilabas ang ilang libo. Pera lang naman ang habol mo sa amin, diba? Ayan, inabot ni Keith ang pera. Ang sama ng ugali mo! Nanginig ang boses ni Melissa at nangilid ang luha sa mga mata niya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sa'yo na yan! At mabilis na umalis si Melissa habang sunod-sunod na pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Ilang araw ang nakalipas ay tumira si Melissa sa bahay ng mga Morgan. Tinuring siyang apo ni Don Gardo, habang tinuring naman siyang kaaway ni Keith. Hindi magkasundo sila Keith at Melissa dahil sa disgusto ng nararamdaman ni Keith. Sa lumang kwarto ka matutulog. Ayaw kong katabi ka. Hindi ko rin naman gusto na katabi ka. Namumula pa ang ilong at mga mata ni Melissa dahil sa pag-iyak. Saan ba ang kwarto na yon at pupuntahan ko? Bakit hindi mo hanapin? Nakangising tanong ni Keith. Sa tingin mo ba, mahahanap ko kung hindi mo sasabihin? Iritadong napatingin si Melissa sa kanya. Ang sama talaga ng ugali mo, Keith. Napailing si Melissa. Diyan ka na nga. Makakasama mo ako sa loob ng maraming buwan, Melissa. Kung mabait sa iyong lolo ko, pwes, ako hindi. Galit na bulong ni Keith kay Melissa. Kaya kitang pahirapan mismo sa pamamahay ko. Usapin mong sarili mo, bulong-bulong ni Melissa. Sa laki ng bahay nila Keith ay hindi alam ni Melissa kung saan da ang pupunta sa lumang kwarto. Hindi rin alam ni Melissa kung bakit hindi siya doon sa magandang kwarto. Ganun ang mag-asawa, diba? Napailing si Melissa. Ito na ata yun. Nakarating si Melissa sa dulo ng hallway. Lumingon pa siya sa likod at nakitang malayo na sa kwarto ni Keith. Binuksan ni Melissa ang pinto at napangiwi dahil maalikabok ang loob. Tinakpan ni Melissa ang ilong at tiningnan ang lumang kwarto. May isang foam, cabinet at veranda. Okay na rin to. Lilinisin ko na lang. Bumuntong hininga si Melissa at mabilis na pumasok sa loob at nagsimulang maglinis ng kwarto. Pagkatapos maglinis ni Melissa ay lumabas na siya at pinaypayan ang sarili. Tanging sando at maikling shorts lang ang suot ni Melissa. Nakatali rin ang mahaba niyang buhok. Hey! Napatingin si Melissa kay Keith. Anong ginawa mo at pawis na pawis ka? Kumunot ang noo ni Keith. Ano pa ba? Eh di naglinis ng kwarto ko. Tumawa si Keith. Masaya bang maglinis ng maalikabok na lumang kwarto? Oo, masaya. Umiti pa si Melissa. Bakit ka nga pala nandito? Gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka lalabas at ipapakilala ang sarili mo sa kahit kanino na asawa kita. Napangiwi si Keith. Nandidiri siya na isipin na asawa niya si Melissa. May girlfriend ako. Hindi ka pwedeng makita ng mga tao, lalo na't suot mo ang singsing na yan. Napatingin naman si Melissa sa singsing na suot niya. Bakit di mo suot ang sayo? Nagtatakang tanong ni Melissa. Diba kapag may asawa, dapat suot ng bawat isang singsing. Stop with your fairy tale, woman. Hindi kita asawa at ayaw kitang maging asawa. I love my girlfriend. Pinakita ni Keith ang singsing. Hindi ko kailangan ng mga to para patunayan na mag-asawa tayo. Natahimik si Melissa at may dumaan na kirot sa kanyang puso. Tumango si Melissa at ngumiti. Ganun pala? Sige, pwede ka nang umalis. Natigilan si Keith sa pinakitang reaksyon ni Melissa. Stupid. Pumasok si Melissa sa kwarto at kumunot ang noo habang nakatingin sa singsing na suot niya. Sinabi ni Melissa sa kanyang sarili na hindi niya tatanggalin yun dahil kapag tinanggal ni Melissa ang singsing, para niya na ring tinalikuran ang pangako sa kanyang lolo. Makabili nga muna ng gamit, gusto ko munang umalis. Tumayo si Melissa at nagbihis ng isang pantalon. Simpleng t-shirt at isang rubber shoes na sobrang luma. Pagkatapos niya itali ang buhok ay mabilis ang lumabas at naglalakad-lakad. Grabe naman to, nakakahilong mansyon na to. Paano kaya nila nahahanap ang kwarto nila? Bulong-bulong ni Melissa habang hinahanap ang hagdan pababa. Nang mahanap ni Melissa ang hagdan ay mabilis ang bumaba
habang tinatandaan ang mga nilakaran niya. Baka mamaya kasi, maligaw na naman si Melissa. "Saan ka pupunta, iha?" Napatalon si Melissa sa boses ni Don Gardo. "Ah, dyan lang po. Gusto ko lang pong mamasyal." Tumawa ng mahina si Melissa. "Gusto mo ba ihatid ka ng driver namin papunta sa kung saan ka pupunta?" Nag-aalalang tanong ni Don Gardo. "Bago ka lang dito sa Manila, kaya naman nag-aalala ako." "Okay lang naman po ako. Kaya ko naman po ang sarili ko. Maraming salamat po." Ngumiti si Melissa. "Gusto ko lang po talagang lumanghap ng hangin dito sa Manila." "Sigurado ka ba, iha?" Tumango si Melissa at mabilis na naglalakad papunta sa labas. Sa paglalakad niya sa subdivision ay hindi na napapansin ni Melissa ang mga dumadaan. Namamangha siya sa mga bahay na tabi-tabi at higit sa lahat sa mga batang naglalaro. Malaki ang subdivision at nasa dulo nito ang bahay nila Keith. Napangiti si Melissa habang naglalakad na hindi na niya napansin ang isang kotse. "Aray!" Tumilapon si Melissa. Napadaing siya dahil sa braso na tumama sa kotse. "Aray ko! My God, miss!" Sigaw ng isang babae. Mabilis na tumakbong babae papunta kay Melissa. "Are you okay?" "Mukha ba?" Iritadong sagot ni Melissa. "Tingnan mo naman ang reaksyon ko, miss. Mukha ba akong okay?" "I'm sorry." Mahinhin na sabi ng babae. "Come on, tutulungan na kita." Marahan na inalalayan ng babae si Melissa. Umupo sila sa nguso ng kotse at tiningnan ng babae si Melissa. "Ano ba kasing ginagawa mo dito sa gitna ng daan?" "Pinapanood ko kasi yung mga bata, tapos nagagandahan ako sa mga bahay." Hawak ni Melissa ang braso. "Next time, watch when you are walking. Madalas ay may mga car talaga dito na dumadaan." Nababahala na napatingin ang babae kay Melissa. "I'm Ashley." "Melissa." Napatingin si Melissa sa kalayuan at napagtanto na si Keith yun. Napatayo si Melissa at nakita niyang tumatakbo si Keith papunta sa kanya. Ngingiti na sana siya nang kumaway si Keith sa kanya. Ngunit nang marinig ang babe ay natigilan siya. "Babe!" Keith shouted. "Keith!" Ngumiti ang babae at agad na niyakap si Keith. "Buti at nasundo mo ako dito." "Of course." Tumawa si Keith at natigilan na makita si Melissa. "What are you doing here?" Galit na tanong nito. "No, babe. Nabangga ko siya kanina. Nag-aalala ako kaya naman natagalan ako pagpunta sa inyo." Hinawakan ni Ashley ang braso ni Keith. "Did you know each other?" Oo. Asa, maid namin siya, babe." Mariin na tinitigan ni Keith sa Melissa na natahimik. "There's nothing to worry about her. Sanay naman siya na masugatan. Tara, kanina ka pa hinahanap ni Lolo." Naiwan sa gilid si Melissa at nakatingin kila Keith at Ashley na sumakay sa kotse. Tiningnan ni Ashley si Melissa ngunit hinawakan ni Keith ang pisngi ni Ashley at hinalikan. "Wow!" Bulong ni Melissa. "Ganito pala yung pakiramdam nun na." Natawa si Melissa at kinuha ang mga gamit bago naglalakad papunta sa malayo. Kinagabihan ay nanatili si Melissa sa kwarto niya. Hindi alam ni Melissa ang mararamdaman dahil sa pinapakita ni Keith sa kanya. Hindi ganito ang buhay mag-asawa na gusto ni Melissa dahil hindi naman ganito ang pangarap niya. "Ano ba?" Malakas na sigaw ni Melissa dahil sa sunod-sunod na kalabog sa pinto. Tumayo siya at mabilis na binuksan ang pinto at tumambad sa kanya ang galit na mukha ni Keith. "Anong problema mo?" "Anong sabi ko sa'yo? Hindi ba bawal kang lumabas ng mansyon na to? At hindi ka pwedeng makita ng kahit na sino?" "Ha? Para sabihin ko sa'yo, Keith, hindi ako preso dito." Kunot ang noon ni Melissa habang nakatingin kay Keith. "Bakit ka ba nagagalit? Hindi ko naman ginusto na makita ko ang girlfriend mo, ah." "That's the point. Hindi pwedeng malaman ng girlfriend ko na may asawa na ako. Kahit hindi naman totoo." Inis na sinuklay ni Keith ang buhok niya. "At isa pa, hindi ko gustong lumalapit ka kay Ashley at sasabihin mo sa harap niya na asawa mo ako. Mandiri ka nga!" Natahimik naman si Melissa. Hindi na naman niya alam ang kakaibang pakiramdam sa kanyang nararamdaman. "Hindi ko naman kasalanan na nabangga niya ako." Kumunot lalo ang noon ni Melissa habang nakatingin sa sahig. "Hindi ko rin naman alam na girlfriend mo siya.
Just stay away from us! Dumating ang dinner at agad na lumabas si Melissa. Huminga siya ng malalim at mabilis na bumaba. Nakita ni Melissa na nandoon pa rin ang girlfriend ni Keith. Kaya naman mabilis na naglakad si Melissa katabi ng kasambahay na nataranta. Ma'am, hindi dapat kayo nandito. Dapat po kumakain kayo kasama sila. Huwag ka nang maingay, ate. Ayaw ko rin naman makastorbo sa kanila. Ngumiti si Melissa. Mukhang masaya sila, diba? Ang pangit naman kung bigla akong i-eksena. Narinig ni Melissa na may fashion show na magaganap kinabukasan. Napakunot ang noon niya dahil may ideya siya sa fashion at dahil magaling naman si Melissa sa pagtatahi ng damit, bigla ay nakaramdam si Melissa ng excitement. Melissa? Po, gulat na sagot ni Melissa kay Don Gardo. Bakit nandyan ka, iha? Hindi ba dapat nandito ka? Kunot ang noon ni Don Gardo. Ang maid po kasi ay dapat nandito lang, diba? Gumiti si Melissa at pinanlakihan ng mata si Don Gardo. Kailangan niyo po ba ng juice? Or tubig? Hindi pa rin maalis ang ngiti ni Melissa. Hindi na. Sumeryoso ang mukha ni Don Gardo at napatingin sa apo bago tumingin kay Melissa. Sasama ka sa amin bukas sa fashion show. Ihahanda ko na ang mga damit po para bukas. Lulu! Tumawa si Kit. Hindi siya bagay sa fashion show bukas. Isa pa, wala siyang alam sa mga nangyayari doon. Tinignan lang na masama ni Kit si Melissa. Right, Melissa? Hindi alam ni Melissa ang isasagot dahil gusto niya ring pumunta. Sasama siya sa ating bukas. Pinal na sabi ni Don Gardo. At yan ang desisyon ko, Kit. Kinabukasan ng hapon ay agad na nakita ni Melissa ang pulang bodycon dress. Napanganga siya sa ganda noon kasama ang isang heels na katamtaman lang ang taas para kay Melissa. Kompleto rin ang alahas at iba pang dapat na suotin. Ma'am, napatingin si Melissa sa pinto. Aayusin na po namin kayo. Bilin po ito sa amin ni Don Gardo. Okay po, ngumiti si Melissa. Pwede po bang simple lang? Yes, ma'am. Kami na po ang bahala. Nagsimulang ayusan si Melissa ng mga pinadala ni Don Gardo. Pikit, bilat, awang ng labi at ngiti ang pinakita ni Melissa. Nang matapos ay namangha siya sa kanyang itsura. Parang hindi ang probinsya ng Melissa ang nakita niya. Ang ganda ko po! Namamangha na sigaw ni Melissa. Hello! Ang ganda ko! Natawa ang mga makeup artist. Ihahatid na po namin kayo sa ibaba at baka mali tayong lahat. Sabay-sabay silang bumaba at hindi pa talaga sanay si Melissa sa heels pero nabalance naman niya ang kanyang katawan. Sumakay sila sa kotse at ang sabi, nauna na raw si Don Gardo sa show at si Kit kasama ang kanyang girlfriend. Nang makarating si Melissa sa venue ay namangha pa siya sa dami ng tao. Tara na, Kurt! Sabi ng isang makeup artist sa driver. Siya po ang mag-a-assist sa inyo papunta sa loob. Sekretary siya ni Don Gardo. Yun na nga ang ginawa nila. Pumasok sila Melissa at Kurt sa loob. May naka-reserve na upuan para sa kanila. Umupo doon si Melissa at pinanood na ang nagsisimulang fashion show. Pumapalakpak si Melissa sa bawat model na naglalakad sa unahan at panay ang comment ni Melissa sa damit nilang lahat. Ay wait, naiihina kasi ako kanina pa. Nasaan ba yung banyo dito? Nasa likod pa po. Gusto niyo po bang samahan ko kayo? Hala ka. Namula ang pisngi ni Melissa. Para ka namang other soy. Ako na lang. Ituro mo na lang sa akin. Napakamot ng ulo si Kurt at tinuro kay Melissa ang direksyon. Naglakad si Melissa sa likod at nakikita niya pa ang ilan sa mga model na nag-aayos ng damit. Ang iba naman ay nag-aayos ng mukha nila habang nakaupo. Sus ko naman, bakit nasira ang damit ni Ashley? Paano na yan? Sabotage? Wala namang napunta dito kundi kami lang. Natigilan si Melissa at napatingin sa dulo ng ilang room. Goodness! Ayokong mapahiya kay Keith at kay Lolo Gado. Come on! Wala na ba talagang magaling mag-ayos sa inyo? Please, review the CCTV para makita natin kung sinong gumawa nito sa damit ko. Tiningnan ni Melissa ang formal dress. May punit yun sa braso at sira rin ang pangibaba niya na parabang sinadya. Lumapit pa si Melissa doon at pinakatitigan ng dress na nasa mannequin. Guys, please, anong oras na? Ako nang susunod after ng swimwear. Nanginginig na boses ni Ashley.
goodness! Napatingin si Ashley sa kanya. Hey! Marunong ako. Lumapit ng tuluyan si Melissa. Pwede ba tong matahi? Pero kailangan na nating baguhin ang design ng dress. Napatingin siya sa mga sinulid. Tela, Manila paper, tape at iba pa. Simulan na natin ngayon. Are you really sure na kaya mo? Hindi kami nakikipagbiruan ngayon ah. Let her. Ashley looked at her. I trusted her. Ngumiti si Ashley. Sige na Melissa. Natigilan pa si Melissa na makita ang ngiti ni Ashley. Ngayon alam na niya kung bakit nagustuhan ni Keith si Ashley. Tumikim siya at mabilis na umupo sa sahig at sinimulan ang paggawa ng dress. Keith! What happened? Are you okay, babe? Someone sabotaged my dress. Kahihimigan ng lungkot sa boses ni Ashley. I don't know what to do. Buti na lang dumating siya para ayusin ang dress ko. Patuloy pa rin sa pag-design si Melissa sa papel hanggang sa nabuo niya ang design para sa dress. Isa tong one-shoulder balloon dress. Gumisi si Melissa at sinimula ng paggawa ng dress magmula sa manggas hanggang sa ginupit niya ang ilan sa mga hindi kailangan. Puting sinulid, utos ni Melissa. Babagay sa iyo ang dress na to. Ilang oras mahigit na ginawa ni Melissa ang dress at nang matapos ay mabilis siyang tumayo at sa pagharap niya, napawi ang ngiti ni Melissa nang makita si Kit. Melissa? Gulat na tawag ni Kit. Yes, babe. Siya ang tumulong sa akin sa dress ko. Ashley smiled and walked towards Melissa. Niyakap ni Ashley si Melissa. Thank you, Melissa. I owe you that one. Ilang araw pagkatapos ng fashion show ay naging maganda ang mga araw ni Melissa. Hindi niya alam kung bakit pero biglang naging mabait si Keith kay Melissa. Narealize na kaya ni Keith na hindi dapat tinatrato ng mali si Melissa. Napailing si Melissa habang kumakain ng umagahan sa ibaba. Mama, marami akong kwento sa'yo, pero sa ngayon, bala ko muna i-enjoy ang nangyayari sa akin ngayon. Bahala ka, Melissa. Sinasabi ko sa'yo na kapag sinaktan ka dyan, umuwi ka na dito, o ako mismong susundo sa'yo. Napahagiklik si Melissa. Nagiging okay na rin naman kami ni Keith, ma. Sana nga magtuloy-tuloy na to. Oh, ba't parang kinikilig ka dyan? Huh? Hindi ah. Tumawa si Melissa. Hindi kaya mama. O siya, ibababa ko na to dahil tapos na ako kumain. Nakangiti pa rin si Melissa habang nakatayo at nililigpit ng kasambahay ang mga pinagkainan niya. Lumabas si Melissa para hintayin si Keith dahil ang sabi nito, may ibibigay daw siya sa kanya. Umupo si Melissa sa duyan at pinagmasdan ang malaking garden sa labas. Keith! Nagmamadaling tumayo si Melissa nang makita ang kotse ni Keith. Hinintay niyang makalabas si Keith at tama nga ang nasa isip ni Melissa. May dala si Keith na kulungan ng aso. Ano yan? Para sa akin ba yan? Excited na tanong ni Melissa. Yup, binili ko ang mga to para sa'yo. Kung sakali man na wala kang kasama dito sa bahay, gusto mo makita? Gumiti pa si Keith kahit nasuot nito ang salamin. Oo naman! Tumalon-talon pa si Melissa. Okay. Namangha si Melissa sa isang cute na aso. Maliit ito at cute na cute. Anong aso to? Ang cute naman. Nakangiting sabi ni Melissa. Pomeranian. Tipid na sagot ni Keith. Ikaw na ang bahala sa aso kung lalagyan mo sila ng pangalan o hindi. Mag-iisip ako. Ngumiti si Melissa at hindi napigilan. Niyakap niya si Keith. Salamat, Keith. Ngayon lang ako nakaramdam ng saya. Kaya salamat sa mga aso. Aalagaan ko sila ng mabuti. Okay, enough. Awkward na tumawa si Kit. Pwede mo sila hayaan na gumala sa mansyon. Mahahanap at mahahanap din naman natin sila. Anyways, nagbago na ba ang isip mo? Napag-usapan kasi nila nakakausapin ni Melissa ang lolo ni Keith. Naisip ni Keith ang negosyo ng lolo ni Melissa, kaya naman napag-usapan nila yun. Mamaya ay kakausapin ko si Don Gardo. Alam ko na rin naman ang mga sasabihin ko sa kanya. Basta ba magiging mabait ka sa akin? Madali lang yun. Bumisi si Keith. Basta ang negosyo. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol don. Okay, hindi ako marunong humawak ng malaking kumpanya eh. Pero marunong naman ako sa pananahit ibang mga designs. Ilang minuto lang ay nasa harap na ng library si Melissa. Hinayaan siya ni Keith na maglakad papunta doon para makausap si Don Gardo tungkol sa negosyo.
Kumatok muna si Melissa bago niya binuksan ang pinto ng library. Magandang hapon po. Iha, anong ginagawa mo dito? Gusto ko po sana kayong kausapin tungkol sa pag-alis ko dito. Kinakabahan na napatingin si Melissa kay Don Gardo. Hindi na po ako tutuloy sa pag-alis ko at mananatili na po ako dito sa mansyon. Talaga? Napatayo si Don Gardo. Naku, mabuti naman at nagbagong isip mo. Anong dahilan? Nag-usap na po kasi kami ni Kit. Aayusin po namin ang relasyon namin bilang mag-asawa. Namula pa ang pisngi ni Melissa. At doon po sa negosyo. Sige iha, ano yun? Mahihimigan ang saya sa boses ni Don Gardo. Napalunok si Melissa at ngumuso. Pinagmasdan ni Don Gardo si Melissa. At masaya siyang pumayag na si Melissa na huwag munang umuwi sa probinsya. Payag na po akong maging designer ng kumpanya ninyo ni Lolo. What? Gulat na sagot ni Don Gardo. Opo, pumayag na po ako. Nag-usap na rin po kami ni Keith tungkol dito. Sigurado ka bang ikaw ang nagdesisyon at hindi ang apo ko? Nagtataka na tanong ni Don Gardo. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Gumiti si Melissa. Opo, sigurado na po ako. Gusto ko pong malaman kung ano ang gagawin ko. Sinabi na rin po ni Keith sa akin na siyang magtuturo sa akin. Tumangutang mo si Don Gardo. Gumiti si Melissa at bumuntong hininga. Ginagawa ko lang naman po ito para kay Lolo. Gusto ko pong tuparin ang mga iniwan at pangako ni Lolo. Ngumiti si Don Gardo. Oo naman. Matutuwa yun ng sobra dahil sa ginawa mo. Bumuntong hininga si Don Gardo. O siya, aayusin ko muna ang magiging opisina mo sa kumpanya. Maraming salamat, iha. Kinagabihan ay nasa kwarto si Melissa para basahin ang mga papel na pinapabasa sa kanya ni Keith. Sa kalagitnaan ng pagbabasa ni Melissa ay narinig niyang may kumakatok sa pinto. Kaagad na tumayo si Melissa at mabilis na binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya ang gwapo na si Kit na nakasuot ng itim na polo at gray na pantalon. Maayos ang buhok nito at pormado. Let's date? Ha? Nagulat si Melissa sa sinabi ni Kit. Date? Yes. Ngumiti si Kit. I just want to have alone time with you. Teka, naguguluhan na talaga ako sa iyo ah. Nitong mga nakaraang araw ay ayaw na ayaw mo sa akin. Tapos ngayon naman, gustong gusto mo na ako i-date? Nagtaas ng kilay si Melissa. Siyempre, asawa kita. Deserve ng asawa ko na ma-date siya, diba? Nakagising sabi ni Keith. Namula ang mga pisngi ni Melissa. Hindi siya nakapagsalita. Get ready, wife. Hihintayin kita sa ibaba. Okay. Tumikim si Melissa at mabilis na sinarado ang pinto. Anong tawag niya sa akin? Asawa? Napatili si Melissa. Grabe! Dati, ayaw na ayaw nun sa akin ha. Parang akong may sakit sa paningin niya. Ay, naku. Nakangiting napatingin si Melissa sa salamin. Sino ba naman ang tatanggi sa ganda kong to? Umagikik si Melissa bago nagbihis ng magandang damit. Pagkatapos ng ilang minuto ay mabilis na lumabas si Melissa ng kwarto. Suot ang isang maxi dress na red ay agad siyang bumaba ng hagdan. Naabutan niya si Keith na inip na naghihintay sa sofa. Ngunit nang makita si Melissa, tumayo agad ito. Ang ganda ko ba? Nakangiti sabi ni Melissa. Oo naman. Tumawa ng pagaksi Keith. So, tara na. Umiti si Melissa. Tara. Sumakay sila sa kotse ni Keith at ito ang unang pagkakataon na sumakay si Melissa sa kotse ng kanyang asawa. Mabango, malinis at higit sa lahat ay malaki. Ngiti-ngiti si Melissa habang nakatingin sa unahan at hindi siya mapakali. San tayo kakain? Dadalhin kita sa paborito kong restaurant. Okay, tumawa si Melissa at hindi makapaghintay. Sobrang saya ko ngayon. Hindi na kasi tayo nag-aaway. Maayos na rin tayong dalawa at nakakatuwa na hindi mo na ako inaaway. People change. Gising sagot ni Keith. Sa kalagitnaan ng pagdadrive ni Keith ay tumunog ang cellphone nito. Si Ashley, mahinang sabi ni Melissa. Just ignore her. Malamig na sabi ni Keith at ikinagulat ni Melissa. Mas mahalaga ka ngayon. Napalunok si Melissa at napatingin sa cellphone ni Keith. Dapat pang maging masaya si Melissa. Dapat ba siyang maging makasarili ngayon? Napalunok si Melissa at bumuntong hininga.
Okay, maging masaya na lang tayo ngayong gabi. Kahit kabaliktaran nun ang nasa isip niya. Ilang linggo ang nakalipas at ganun pa rin ang pakikitungo ni Kit kay Melissa. Hindi na sila madalas nag-aaway at kung minsan pa ay sinasama ni Kit si Melissa sa kahit saan. Madalas pa ay kasama na si Melissa sa family gatherings at bihira na lang nakikita si Ashley. Itong design ang gusto ko. Pwede mo bang gawin to? Oo naman. Madali lang naman siya gawin na isang formal dress. Para kanino ba? Nakangiti sabi ni Melissa. Para kay mommy. Umiti lalo si Melissa. Nasa ng sizes ng bewang, braso, sa dibdib at iba pa. Hindi naman ito agad-agad, diba? Unahin mo to. Kailangan ko yan mamayang gabi. Kumunot ang noo ni Keith. Natigilan si Melissa at napatingin sa lahat ng ginagawa niya. Punong-puno ang lamesa niya habang nasa laptop naman si Keith habang kumakain. Bumuntong hininga si Melissa. Ganito siguro ang trabaho ng manager ng design team. Base sa nabasa ni Melissa, matrabaho raw ang pagiging manager ng design team. Marami kasi akong kailangang tahiin ngayon dahil sabi mo nga, may malaking event sa susunod na buwan. Naisip ko na baka pwede natin. I want it today, Melissa. Hindi ko pa rin nakukuha yung designs para next week. Binigyan na nga kita ng deadline. Ikaw ba? Wala ka bang gagawin? Hindi mo ba ako tutulungan dito? Nakakahalata man si Melissa ay hindi niya ito pinansin. Mabait si Keith sa kanya at kapag sinabi ni Melissa ang gusto niya, ginagawa naman ni Keith. Hindi mo ba ako tutulungan simula ng mga to? I have a lot of things to do right now. Kailangan kong samahan si Lolo mamaya. Ganun ba? Ako lang ba ang maiiwan mag-isa dito? Nasa opisina kasi si Melissa. Sa business company ng Lolo Fernand niya at Don Gardo niya. Yes, babalikan na lang kita mamaya, okay? Umiti pa si Kit at dahan-dahan na hinalikan ang noon niya. Namula ang mga piski ni Melissa at ilang sandali ay pumayag siya. Bumuntong hininga si Melissa habang pinapanood si Kit na nag-aayos ng buhok. I will see you later. Tinaas nito ang susi ng kotse. Okay. Melissa smiled. Naiwan na mag-isa si Melissa. Mahalaga ang trabaho na to para sa kanya. Hindi na rin umuwi si Melissa sa probinsya dahil pinipigilan siya ni Kit. Marami na rin silang designs na ginawa at every event laging nandoon si Melissa. Minsan pakiramdam ni Melissa ay hindi siya kasama sa mga event dahil yun ang pinaparamdam ni Kit at kinikilos. Isinasawalang bahala niya na lang yun at ginawa ang mga utos ni Kit. Ma'am, coffee po. Ay salamat, sakto at kailangan ko to. Ang dami niyo pong ginagawa ah, nakangiting sabi ng sekretary ni Kit. Iniwan kasi to ng asawa ko para sa akin. May aasikasuhin pa kasi siya. Asawa? Nakakunot ang noon ng babae. May asawa po si Sir Keith? Ang alam po namin ni si Ma'am Ashley ang girlfriend ni Sir Keith. Natigilan si Melissa at may kung ano sa kanyang puso ang kumirot. Hindi kilala si Melissa sa opisina. Ang tanging kilala ng mga tao ay si Ashley, ang girlfriend ni Keith. Ako ang asawa ni Keith. Hindi napigilan ni Melissa. Pinakita nito ang singsing niya. Ilang buwan na kaming mag-asawa. Ha? Paano nangyari yun, ma'am? Isa lang naman pong babae ni Sir Keith. Si Ma'am Ashley. Tumawa pa ang babae ngunit nanatiling seryoso ang tingin ni Melissa sa babae. Ma'am, alis na po ako muna. Marami pa pala akong gagawin. Natahimik si Melissa at tuloy-tuloy na tumulo ang luha sa mga mata niya. Napahawak siya sa lamesa at umiyak. Pakiramdam ni Melissa ay ang tanga-tanga niya. Hindi niya naaalala ang sinabi ni Keith na bawal sabihin na asawa siya nito. Ang sakit. Umiiyak na bulong ni Melissa. Mahal ko na si Keith eh. Handa na akong mahalin siya pero bakit ganito? Sa kalagitnaan ng pag-iyak ni Melissa ay bumukas ang pinto. Napaangat siya ng tingin na makita si Ashley. Galit ang mga mata nito. Ngunit kalmado itong lumapit kay Melissa. Ashley, anong ginagawa mo dito? Let's talk. Mahihinigan ang kontroladong galit sa boses ni Ashley. Matagal na pala kayong magkasama ni Keith sa iisang bahay, diba? Kaya ka ba hindi pinapakilala ni Keith sa akin dahil asawa ka niya? Ashley, umiling si Melissa. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Melissa kay Ashley. Kaya ba? Kaya ba hindi na ako pinupuntahan ni Keith?
Kaya ba laging hindi na sinasagot ni Kit ang mga tawag ko dahil pinipigilan mo siya? Nagkakamali ka, umiling si Melissa. Mali ang iniisip mo. Sa katunayan nga niyan, mahal ka ni Keith. Nandito lang naman ako dahil gusto kong tuparin ang pangako ni Lolo para sa akin. Liar! Sigaw ni Ashley. Kaya pala nung una kitang makita ay kakaibang pakiramdam ko sa'yo. I was so kind to you kasi I thought maid ka ni Keith. I thought isa ka lang sa assistant ni Keith. But I was wrong. Napailing si Ashley at tuloy-tuloy na pumatak ang luha sa mga mata niya. Niloko niyo kong dalawa. Nandidiri ako sa inyong dalawa. Lalong-lalo na sa'yo. Bigla ka na lang dumating sa buhay namin. Hindi. Nagkakamali ka lang. Lumapit si Melissa at hinawakan si Ashley. Mahal na mahal ka ni Keith. Napalunok si Melissa kahit masakit para sa kanya. Alam kong may girlfriend si Keith. Alam kong mahal ka ni Keith kaya ako, let me go. Malakas na tinulak ni Ashley si Melissa. Dahilan para matumba silang dalawa dahil nahila ni Melissa si Ashley. Ouch! Ashley! Mabilis na tinulak ng kung sino man si Melissa. Napatingin doon si Melissa at nanlaki ang mga mata ni Melissa na makita si Keith. Anong ginawa mo? Galit na galit ang mga mata ni Keith. Wala akong ginagawa, sigaw ni Melissa. Alam mo, kapag sinaktan mo si Ashley, hindi mo alam ang mangyayari sa'yo. Pagod na akong makasama sa'yo. Pagod na akong magpanggap, sigaw ni Keith. Natigilan si Melissa at napatingin kay Keith na hawak si Ashley. Galit na galit ang mga mata ni Keith at kitang-kita ni Melissa ang panginginig ng braso ni Keith. Ano sabi mo? Nanghihina na tanong ni Melissa. I was just using you. Ginagamit lang kita para mapunta sa akin ng kumpanya. Para umangat ang kumpanya namin. Ginagamit lang kita, Melissa. Parang ilang libong saksak ng matulis na bagay ang tumama sa puso ni Melissa dahil sa narinig. Ayaw pa ni Melissa na maniwala kaya umiling siya. Pero ang mga binigay mo sa akin, ang pakikitungo mo sa akin, lahat ba yun pagpapanggap lang? Sa tingin mo ba talaga matatanggap kita bilang asawa ko? Sa tingin mo ba talaga masisikmura akong makasama ka sa iisang bahay, ah? Umisisikit sa sobrang galit. The moment you touch Ashley, the moment I know that I should tell you the truth, nakipaghiwalay na sa akin si Ashley dahil sa'yo. Keith! Hindi alam ni Melissa ang sasabihin, maging si Ashley ay gulat na napatingin kay Keith. Kaya ba sabi mo sinira ako ang buhay mo nung lasing ka? Tama nga sila. Mabilis kang mauto, kaya naisam kita. Malimig na tumingin si Keith kay Melissa. Ginamit lang kita, Melissa. At alam ng lahat yun. Tumakbo ng mabilis si Melissa sa sobrang pagkahiya. Umiyak siya ng umiyak sa elevator habang iniisip ang mga sinabi ni Keith. Nagmamadaling niligpit ni Melissa ang mga gamit niya. Hindi pa rin matigil ang pag-iyak ni Melissa at halo-halo ang nararamdaman niya sa mga oras na ito. Hindi alam ni Melissa ang gagawin at ang uunahin sa ngayon. Iha? Napatingin si Melissa sa pinto ng kwarto at nakita si Don Gardo. Nagtataka at gulat na nakatingin kay Melissa si Don Gardo. Bakit nandito ka sa lumang kwarto? Ang akala ko ba'y magkasama kayo ni Kit sa iisang kwarto? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Sunod-sunod ang tanong ni Don Gardo. Aalis na po ako. Yun lang ang tanging sagot ni Melissa. Ayoko na po dito. Binabawi ko na po ang mga sinabi ko. Ayoko na po dito. Ha? Anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Keith? Nahihimigan ang pag-aalala sa boses ni Don Gardo. Iha, pwede naman natin tong pag-usapan. Hindi kita pwedeng pabayaan at hayaan. Nangako ako sa lolo mo na aalagaan kita. Umiling si Melissa at sa wakas, natapos na rin siya sa pagliligpit. Pinunasan ni Melissa ang luha sa mga mata niya at tinitigan si Don Gardo na nasa loob ng kwarto. Tama nga pong apo niyo. Uto-uto nga po ko talaga. Tumawa na parang baliw si Melissa. Ang galing niya po dun, ha? Ang galing niya pong umakto na para bang okay kaming dalawa. Na para bang mahal na niya ako. Humigbi si Melissa at naghihina na nakatayo. Ang sakit. Ang sakit-sakit pong mahalin ng apo niyo, Lolo.
Natigilan si Don Gardo at parang may kung anong tumusok sa puso nito. Ginagamit niya lang po ako, Lolo. Hindi na maiwasan ni Melissa na umamin. Pero Lolo, ayos lang po kasi uto-uto naman ako eh. Naniwala po ako kay Keith. Naniwala po ako sa apo niyo kasi pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako at maganda ako. Melissa. Lumapit ka agad si Don Gardo at niyakap si Melissa. Hindi ko alam na ganyan pala ang trato sa iyo ni Keith. Umiling si Melissa. Mabait si Keith, Lolo. Napangiti si Melissa. Pero sa ngayon po, aalis ako. Aalis po muna ako. Masyado po kasing masakit dito. Tinuro ni Melissa ang puso niya. Sobrang sakit po eh. Tumangu-tangu si Don Gardo at naisip na sabihin na kay Keith ang totoo. Matagal na panahon simula ng mga kusi Keith kay Melissa nung mga bata sila. Na plano ni Keith na pakasalan at hanapin si Melissa sa tatlang panahon. Mapayag ako, pero sana tanggapin mo pa rin ang apo ko. Bulong-bulong ni Don Gardo. Sana patawarin mo pa rin si Keith. Hindi ko po alam, Lolo. Hindi ko po alam. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Ilang minuto lang ay hinatid ni Don Gardo si Melissa sa baba. Hawak ni Melissa ang maliit niyang bag at ang kwintas na binigay ng kanyang kababata. Natigilan si Melissa na makita si Keith sa ibaba. Mukhang naghihintay. Oh, aalis ka na? Nakangising tanong ni Keith. Mukhang kailangan mo ng pera. Keith! Malakas na sigaw ni Don Gardo. Wala kang respeto. Yun naman ang kailangan niya, Lolo. Diba? Ang makuha, natigilan si Keith nang idiin ni Melissa ang kwintas sa dibdib niya. Napatingin si Keith sa kanyang dibdib at tinitigan ang mga mata ni Melissa. Pare sa'yo. What's that? Nakatitig pa rin si Keith sa mga mata ni Melissa. Ngumiti si Melissa. Matagal kong napagtanto na minahal talaga kita, Keith. Minahal ng malambot kong puso. Lumayo si Melissa at ngumiti. Mahal kita, Keith. Lumipas ang ilang linggo ay sa paghahanap buhay umiikot ang mundo ni Melissa. Uuwi sa bahay, iiyak sa gabi at nagtitinda kinabukasan. Ngayon na nasa probinsya na si Melissa, hindi niya pa rin maiwasan na isipin si Keith. May mga pagkakataon na iniisip ni Melissa na baka hinahanap ni Keith ang presensya niya o baka naman miss na siya ni Keith. Hoy Melissa! Masusunog na yung suma natin doon, no? Bulyaw ni Melay. Ay! Nagmamadali na tumakbo si Melissa sa kaldero at napatalo ng mahawakan niya ang takip na mainit. Aray ko! Ako na nga! Tinabig ni Melay ang anak at mabilis na kumuha ng basahan. Ano bang nangyayari sa'yo? Lagi ka na lang tulala dyan. Humuso si Melissa. Marami lang po akong iniisip, Mama. Tulad ng? Kunot ang noo ni Melay. Naku, kung sikit na naman, tigilan mo na. Kung talagang may nararamdaman siya para sa'yo ay pupuntahan ka niya dito. Ilang linggo na ang nakalipas, Melissa. Nangilid na naman ang mga luha sa mata ni Melissa. Masakit pa rin pero umaasa si Melissa na pupuntahan siya ni Keith. Umaasa si Melissa na mas uunahin siya ni Keith. Melissa, kung mahal ka talaga ng tao, pupuntahan ka talaga ni Keith. Kilala ko ang batang yun. Mas matigas pa sa pader ang pride. Natawa si Melay. Naaalala ko, gustong gusto kanyang pakasalan kahit ang pangit-pangit mo noon. Grabe ka naman sa pangit, Mama. Nakasimangot si Melissa. Pero totoo ba? Siya ba si Keith na kalaro ko noon? Siya ba yung aksidente kong nakita sa park? At siya ba yung niligtas ko? Oo, matagal na yun kaya sigurado akong hindi ka na niya maalala. Ang bata yun, marami nang dumaan na babae sa kanya. Kaya malamang sa malamang, hindi ka na mahal nun. Nakangising sabi ni Melay. Mama naman. Nagpapadyak si Melissa. Diyan ka na nga lang, Ma. Magtitinda na lang ako para mabawasan tong bigat ng nararamdaman ko. O sa sige. Bumalik ka dito mamayang gabi, ah. Kinuha ni Melissa ang bilao at nilapag lahat ng suman. Pagkatapos nun, agad na lumabas si Melissa at nagtinda. Hindi niya na iniisip si Keith. At basta na lang nagtitinda ng ilang oras sa kahit saan. Mukhang maaga ka matatapos ha. Kumusta naman ang buhay mo sa Maynila? Nasaan ang boyfriend mo?
Ay nako, huwag yun na pong pag-usapan yun. Bakit? Hiniwalayan ka ba dahil sa kaingayan ng bibig mo? Nagtawanan ang mga matandang chismosa. Hindi ah. Nakaramdam ng inis si Melissa. Ano kasi, may trabaho sa ibang bansa. Oo, may trabaho sa kaya na-board ako. Pumunta ako dito sa probinsya. Sus, baka wala ka naman talagang boyfriend. Nagtaas ng kilay si Melissa. Ipapakita ko siya sa inyo bukas. Diyan na nga kayo, mga chismosa. Ilang oras ding nagtitinda si Melissa. Inabot na siya ng gabi kaya naman mabilis na naglakad si Melissa sa kanilang bahay. Ngunit natigilan siya nang may nakitang nakaupo sa maliit nilang upuan. May bisita ba si Mama? Bulong ni Melissa. Dala ang bilao. Naglakad agad si Melissa papunta sa kanilang bahay. Naging dahan-dahan ang paglalakad ni Melissa nang mapagtanto na hindi bisita ng kanyang mama ang nakaupo. Ang taong hindi niya inaasahan sa gabing to. Walang iba, kundi si Kit. Melissa. Natigilan si Melissa at napatingin kay Kit. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Melissa. Hindi niya pwedeng ipakita kay Kit na miss na niya ito. Bakit nandito ka? Pwede ba tayong mag-usap? Ayoko. Pumasok sa loob ng bahay si Melissa. Napangisi si Melissa nang sumunod si Kit sa kanya. Bakit basang-basa ka? Umulan ba? Malamig na tanong ni Melissa. Pawis lang. Bumuntong hininga si Kit. Pwede ba tayong mag-usap? Gusto kong maliwanagan sa binigay sa akin ni Lolo. Alin doon? Humarap si Melissa at sumandal sa pader. Tinitigan niya si Kit na nakatayo sa harap niya. Alam mo, Kit, wala naman dapat tayo ng pag-usapan. Kasi sa'yo na rin naman mismo nang galing na pera lang ang kailangan ko. Na ang habol ko sa pamilya niyo ay ang pera niyo. Nakita ni Melissa na napalunok si Kit at nagbaba ng tingin. Inabot ni Melissa ang baso ng juice. Napatingin doon si Kit ngunit agad nitong tinanggap dahil kanina pa siya nauuhaw kakahintay. Kaya nagtataka ako bakit nandito ka. Huwag mong sabihin na pati ang bahay. Can you please listen to me? Galit na tanong ni Kit. Okay. Nagkibit balikat si Melissa. Inilabas ni Kit ang dalawang kwintas ng magkahati na buwan at nilabas rin niya ang letter at pictures. Napatingin doon si Melissa at kumalabog ng gusto ang puso niya. Pinakita sa akin to ni Lolo. He told me everything. Napasinghap si Kit. You were the girl I want to marry someday. Ikaw yung nagligtas sa akin sa park. So stupid of me that I didn't notice your necklace. Tapos, pinaalalahanan ni Melissa na hindi siya bibigay sa mga sorry ni Kit. Gusto niya muna malaman kung totoo ba ang Kit na nasa harap niya. Ano ngayon kung ako nga, Kit? I'm sorry. He looked at Melissa. I'm sorry, Melissa. Hindi ko sinasadya na pagsalitaan ka ng masama. Nagawa mo na, Kit. Sinaktan mo na ako. Kaya bakit ka humihingi ng tawad ngayon? Napalunok si Kit. Alam kong mali ako, Melissa. Alam kong lahat ng nasabi ko sa'yo ay sobrang mean. Nung malaman ko na ikaw ang magiging CEO ng kumpanya, ay natakot ako na baka maagaw sa akin. Ginamit kita. Ginamit ko ang mga design mo para i-take advantage ka. Natahimik si Melissa. Masakit pa rin pero dahil malaki ang nararamdaman niya para kay Keith, ay handa siyang makinig. Nakaya ni Melissa na magtiis at maghintay na sabihin ni Keith na mahal siya nito. Sinubukan kong agawin ang mga designs mo. Gumawa ako ng paraan para pumayag kang maging designer ng team. Nagbigay ako ng mga rosas, aso, at iba pa para lang pagkatiwalaan mo ako. Tumikim si Kit at napailing. Saka gustuhan kung hindi ako maangatan. Hinila kita pababa. Sinaktan mo ako, Kit. Pinaglandas ni Melissa ang dila sa kanyang labi at napalunok. Hindi ko alam kung paano kita pakikisamahan ngayong nandito ka. Ilang linggo na simula nang umalis ako. Pinangako ko sa sarili ko na hindi na ako ulit magiging tanga sa'yo. I know. I'm wrong but let me please you. Hihingi ako ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali ko. Nilapag ni Kit ang dalawang kwintas. Ibibigay ko sa'yo mga yan. At kukunin ko lang kapag napatawad mo na ako.
Hindi ganun kadali magpatawad kapag nasira mo ng tiwala ko, Kit. Napalunok si Melissa. At yun naman na ang mga luha sa mga mata niya. Minahal kita eh. Mahal na mahal kita kahit pa lahat ng yun. Eh puro kasinungalingan lang. Natahimik si Kit at mabilis na kumalabog ang dibdib niya sa narinig. Hindi niya alam na ganun ang pakiramdam. Akala ni Keith kay Ashley niya mararamdaman ang pagmamahal. Ngunit hinigitan yun ni Melissa. Alam ko. Napalunok si Keith. Kaya nga ako pumunta dito para maging maayos tayong dalawa. Sinabi man ng lolo mo yan, na pumunta ka dito para ayusin ang pagkakamali mo. Bumisi si Melissa. Ginawa mo lang ba yan kasi alam mong utu-utu ako? Nakita ni Melissa ang pagkapahiya sa mukha ni Keith at mas lalo lang natutuwa si Melissa. Ginagawa mo lang ba yan kasi alam mong bibigay ulit ako sa'yo, diba? Na alam mong isang sorry mo lang. Hulog na naman ako, Keith. Umiling si Keith at lumapit pa kay Melissa. Isang hakbang na lang ay maglalapit na ang mga katawan nila. I'm sorry. Gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Gagawin ko ang lahat para lang maging maayos tayo. Paano si Ashley? Kahit na hindi gusto itanong ni Melissa ang bagay na yun, ay gusto niya pa rin malaman. She already broke up with me weeks ago. Napasinghap si Melissa. Napatingin siya kay Keith na nakakunot ang mga noo, ngunit ramdam ni Melissa na masakit para kay Keith. Hindi mo kailangan na pumayag sa hiwalayan niyo ni Ashley. Dahil lang nandito ako, Keith. Naiintindihan? No. Mas lalo ko lang sa masasaktan kung ipagpapatuloy ko pa rin ang relasyon naming dalawa. Tinitigan ulit ni Keith si Melissa. Yung naaalala ko ng nakara, gusto kong matutunan kang mahalin. Gusto kong matutunan kung paano ka mahalin, Melissa. Napasinghap si Melissa at nag-iwas ng tingin. Selfish ako, Keith. Matapang na tinitigan ni Melissa si Keith. Kailangan mong kalimutan ang lahat para sa akin. Para sa relasyon na gusto mo para sa atin. Kailangan mong kalimutan si Ashley. Gustong makita ni Melissa kung papayag ba ito o hindi. Gusto niyang subukan si Keith. Papayag ako. Gagawin ko. Matapang siyang tinitigan ni Keith. Gagawin kong gusto mo. Natigilan si Melissa at sakto naman na dumating ang nanay niya. Nanlaki ang mga mata ni Melissa at agad na tinulak si Keith na nasa harapan niya. Mama! Seryosong tawag ni Melissa. Hindi ko naman kayo naistorbo. Nagtatago ng ngiti si Melay. Gusto niyo ba muna ng space? Hindi na. Total tapos na kami mag-usap. Pwede na rin siyang umalis. Ha? Baliw ka ba? Anong oras na, Melissa? Nataranta si Melay. Eh di, dyan siya sa kawayan na upuan. Tingnan natin kung makatulog siya dyan. Ayos lang naman siguro, diba, Keith? Nakangisi na tanong ni Melissa. It's okay. Napalunok si Keith pero para kay Melissa, gagawin niya. Kasya naman po ako dito, Tita Melay. Umasok si Melissa sa kwarto at humiga sa maliit na kama. Hindi siya mapakali dahil nasa labas si Keith at mas lalong dumagdag sa isip niya na sa kawayan nakahiga si Keith. Tiyak ko makatulog. Umangon si Melissa at dinalang isa pang kumot. Lumabas siya ng kwarto at nakita agad si Keith na hindi kasya sa upuan. Napatitig si Melissa at may kaunting awa siyang naramdaman. Haray buhay! Bulong niya bago kumutan si Keith. Gwapo mo naman, Keith. Napangiti si Melissa. Sana maging maayos na tayong dalawa. Bago niya ito hinalikan sa noo at mumiti. Kinaumagahan ay tanghali nang nagising si Melissa. Kinusot-kusot pa niya ang kanyang mga mata bago bumangon. Lumabas si Melissa at napagtanto na walang tao sa bahay nila. Napatingin si Melissa sa kusina na makita ang mama niya na nagluluto at mukhang masaya pa. Ma! Nasaan si Keith? Unang tanong na lumabas sa bibig ni Melissa. Ang aga-aga, si Keith ang hinahanap mo. Gumisi si Melay. Nandun sa palengke. Nagtitinda ng suman at ibang kakanin natin. Ano? Malakas na sigaw ni Melissa, kaya napatakip si Melay ng tenga. Mama naman, wala namang alam yun dito. Paano kung mapahamak yun dun? Uy, bakit ganyan ang reaksyon mo? Nagtaas ng kilay si Melay. Kasi nga, nagpupumilit si Keith na magtinda, kaya naman nagluto na lang ako dito. Alam mo ba, malaki ang kita natin ngayon.
Napahawak na lang ng noo si Melissa at dali-dali na naligo para puntahan si Kit sa palengke. Nababahala siya na baka mapahamak si Kit lalo na't wala naman itong kilala. Nagmamadali si Melissa na magbihis, magsuklay at iba pa bago siya lumabas sa kwarto. Kanina pa ba siya doon? Nga, 2 oras na siguro. Mama naman eh, hindi mo dapat pinagtinda si Kit. Talaga ba? Eh di, hindi mo rin dapat pinatulog si Kit sa kawayan nating upuan. Nagtaas ng kilay si Melay sa anak. Ewan ko sa'yo, Mama. Umirap si Melissa at mabilis na kinuha ang payong. Kapag talaga nangitim yun, Ma, kasalanan pa natin. Mabilis na umalis si Melissa at dali-dali na naglakad papunta sa palengke. Panay ang tingin ni Melissa sa paligid para mabilis niyang mahanap si Kit. Nagtataka nga si Melissa bakit biglang dumami ang mga tao sa palengke. Hindi katulad nung siya ang nagtitinda. May pogi raw doon. Ang pogi! Ang ganda-ganda ng ngiti! Ang laki-laki pa ng katawan. Nagpantik ang mga tenga ni Melissa at pumunta sa kumpul ng mga tao. Doon, nakita niya si Kit na nagtitinda habang nakasuot ng sando na itim, pantalon at kitang-kita ang necklace niya. Napahawak si Melissa sa noo. Kit! Buong lakas na sigaw niya. Bakit ka nagtitinda? Sorry guys, nandiyan na yung asawa ko. Gising-gisi na sabi ni Kit. Hindi yun narinig ni Melissa kaya natigilan siya nang makita ang masama na tingin ng mga tao sa kanya. Hindi pinansin ni Melissa ang mga tingin at basta na lang hinila si Kit. Hindi ka dapat nagtitinda dito. Delikado para sa'yo. Okay lang naman. I enjoyed talking to them and they're nice. Nice sila kasi gwapo ka. Kunot ang noon ni Melissa. Kunin mo na lahat ng mga gamit mo at hindi ka na magtitinda. Ako ang magtitinda. Pero... Tinignan na masama ni Melissa si Kit. Okay. Kinuha nila ang mga gamit at agad na naglalakad palayo sa palengke. Binuksan ni Melissa ang payong pero dahil hanggang dibdib lang siya ni Kit, hindi napapayungan si Kit. Let me. Kinuha ni Kit ang payong. Lolo texted me earlier. He was asking kung kailan kanya makikita. Anong sabi mo? Sabi ko, kapag nakumbinsin na kita na sumama sa akin. Nakangiting sabi ni Kit. Kapag pumayag ka na, ayoko namang piliting ka. Hindi ako pupunta. Natigilan si Melissa at napabuntong hininga dahil si Don Gardo ang pinag-uusapan. Nag-iisipan ko. Buong araw ay nagtinda na lamang si Melissa at Kit sa kalapit bayan. Malaki ang kita ni Melissa dahil kay Kit na panay ang alok sa mga dumadaan. Bawal ang yakap! Nakasimangot na agad na sabi ni Melissa. Bawal daw po, sabi ng misis ko. Hindi pinarinig ni Kit ang huling sinabi. Hindi ka ba napapagod sumimangot? Kapag ikaw ang kasama ko, hindi. Humalukip-kip si Melissa. Bilisan mo na dyan at nang makauwi na tayo. Narinig niyang bumuntong hininga si Kit kaya natigilan si Melissa. Kailan kaya tayo makakapag-usap ng maayos? Naging tahimik si Kit kaya naman hindi alam ni Melissa ang gagawin. Tama nga ang mama ni Melissa. Mainipin at mataas ang pride ni Kit. Naiinis ito sa kaunting bagay. Napalunok si Melissa at akmang kukunin ang upuan ay naunahan siya ni Kit. Ako na. Kasing lamig ng yelo ang boses nito. Saan tayo? Sa bahay. Pagod ka na ba? No. Ikaw ang inaalala ko. Mahinahon na sabi ni Kit. Sige, sa bahay na lang tayo para makakain na rin. Habang naglalakad silang dalawa ay bigla na lang may humila ng bag ni Melissa na may laman na pera. Napanganga si Melissa ng nadapa dahil malakas ang pagkakahablot ng bag niya. Hindi pa man nakakasigaw si Melissa ay nakita na niya si Kit na tumatakbo. Kit! Mabilis na tumayo si Melissa at mabilis na tumakbo papunta kay Kit. Magnanakaw! Sigaw ni Melissa. Tulong! May magnanakaw! Kit! Mabilis na tumakbo si Melissa para mahabol si Kit na nasa malayo na. Kinakabahan si Melissa sa kung ano ang mangyayari dahil kilala niya ang mga tao sa probinsya. Kaya hanggat maaari ay hinahabol ni Melissa si Kit. Kit! Napasinghal si Melissa na makita si Kit na nakahiga sa sahig. Hawak ang bag. Diyos ko! Mabilis na lumapit si Melissa kay Kit. Kit, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sana di mo na hinabol. Ah, alam kong importante ang pera na to sa'yo at kay Tita Melay. Napangiwi si Kit. Kahit na,
Hindi mo ba alam na ang mga tao dito ay hindi mabuti, katulad ng nasa Maynila? Diyos ko naman, nangilid ang luha sa mga mata ni Melissa. Paano kung may dala silang konsilyo? Paano na lang kung napahamak ka? Melissa, mahinang bulong ni Keith kaya mas lalong nag-alala si Melissa. Gusto kong umuwi ng mansyon. Tawagan mong private doctor. Napasinghap si Keith. Masakit. Masakit ang tagiliran ko. Ano? Sinabi ko naman sa iyo eh. Pumatak ang luha sa mga mata ni Melissa. Teka, tatawagan kong lolo mo. Keith naman, alam mong delikado eh. Kinuha ni Melissa ang cellphone. Lolo Gardo? Iha, napatawag ka. Si Keith po kasi, naaksidente. Malakas na umiyak si Melissa. Tulong po! Ipapadala ko ang kotse. Kalmadong-kalmado si Don Gardo sa kabilang linya. Pakibilis po! Hilawakan ni Melissa ang kamay ni Keith na nakahiga na sa hita niya. Bilisan niyo po! Ayoko pong mawala sa akin si Keith, lolo! Oo, iha. Hindi mawawala sa iyong apo ko. Ilang oras ang hinintay nila bago dumating ang isang van. Mabilis na sumakay si Melissa kasama si Keith na wala ng malay. Mas lalong umiyak si Melissa habang yakap si Keith at nakahiga. Bilisan na natin! Nagmamadali na sigaw ni Melissa. Keith naman! Mahal na mahal kita, alam mo ba yun? Hindi ka pwedeng mawala. Hinawakan ni Melissa ang tagiliran ni Keith na dumudugo. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Hindi pwede. Buong biyahe ay umiiyak si Melissa. Buong biyahe hanggang sa makarating sila sa mansyon ay walang ibang binanggit si Melissa, kundi ang pangalan ni Keith. Bumaba si Melissa at sinundan agad ang mga tauhan ni Don Gardo sa loob. Sumunod ka na lang, iha. Lolo, bakit ang kalmado niya po? Nag-aagaw buhay na si Keith. Kung gusto niya na po siyang mawala dahil masama ang ugali niya, ako po hindi. Mahal ko pong apo niyo. Sinabi ko lang naman po yun kasi nakakainis siya. Nakakainis po si Keith. Napaupo si Melissa sa sofa, katabi si Keith. Kahit nakakainis po ang apo niyo, mahal ko po si Keith. Handa po akong makipag-ayos sa kanya. Really? Napandilat si Melissa at gulat na napatingin kay Keith na nakangisi habang nakapikit ang mga mata. Keith? Palmo ko. Ngumiti ng matamis si Keith. Gusto ko rin na maging maayos ang relasyon natin. Keith naman! Mabilis na niyakap ni Melissa si Keith na tumatawa. Akala mo iiwan mo na ako. Masyado mong nilagay ang buhay mo sa panganib. Lolo, pakuha nga ako ng marriage contract. Nakangising bulong ni Keith. Gumisi si Don Gardo at agad na nagpautos ng kasambahay. Marriage contract? Napatingin si Melissa kay Keith. Wala akong sinabi. Aray, lolo, masakit ang tagiliran ko. Hindi ako makahinga kung hindi pipirmahan ni Melissa. Akin ang ballpen. Sigaw ni Melissa habang umiiyak. Bilis! Tumawa si Keith at hinawakan ang kamay ni Melissa. Dinala niya ito sa kanyang bibig at ngumiti. Let's start over again? Nakangiting tanong ni Keith. Tumangu-tango si Melissa habang may luha pa rin sa mga mata. Tie a knot with me, Melissa. Yes, Keith. Yes. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli. Dito pa rin yan sa Dear Siren.